Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa channel natin sa JMC TV. To this vlog is ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga part nung bag namin na ginagawa. So ang tawag nun ay backstrap. So makikita nyo dito sa video ito kasi ako po mismo yung magde-design nung backstrap para po doon sa DG controller bag na dinesign natin. Ito po ay ni-request sa akin ng isang member ng isang banda na inspired ito ng isang kilalang brand sa ibang bansa na gig bag. So marami tayong twist na ginawa dito na wag lang tayong tawag nito mangupya ng yung kabuuan ng design. Binago natin yung design, mas pinaganda natin, pinatibay, tapos unique siya tingnan mga guys. Nga pala, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at sa lahat ng nag-comment, nag-share ng aming video, at higit sa lahat sa Panginoong Diyos na ginagamit yung platforms na ito para makilala yung aming produkto. At ito na rin yung dinaluyan ng mga biyaya para magawa namin siya araw-araw. So maraming salamat po sa inyong mga pagtitiwala. At ito po ay tinatanaw kong utang na loob sa inyo mga guys. Hindi kayo nagsawang panoorin yung aming mga vlog dito sa JMC TV. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung isang part ng produkto na ginagawa namin dito sa JMC. Kung gaano siya katibay, gaano siya ka-unique. Kakaiba siya mga guys kung paano yung mga techniques doon para mapaganda yung produkto na ito. So maraming salamat po. Tara, doon tayo sa sa shop. Let's go mga guys! Okay guys, ito na. Mag-start na tayo sa paggawa nitong backstrap ng DG controller bag. So, una, i-proportion muna natin yung foam na 5mm yung kapal. So, isa-sandwich natin yan sa dalawang rubber na naka-basting na yung tela. So, para hindi siya bumalaw. So, sasarado muna natin ito mga guys. Ngayon po, susundan lang natin ito kasi may pinaka-guide na siya yung kinap natin na rubber kanina. So, naka-basting na dyan yung tela para mas lalong matibay. Nagtela, kaya ginamitan siya ng 2.5mm rubber. So, ito po ay i-basting natin ulit na tatlong components na sila. So, rubber sa ilalim, tela, tapos yung foam. So, isasarado po natin ito mga guys para hindi siya gumalaw. Ganyan po. So, banayad lang yung pagtahi, hindi naman natin masyadong bilisan, ano, kasi masailan yung gagawin natin design. So, hindi natin ito barabarahin. So, ganyan po. Susundan lang natin yung unang stage ng tahi kanina. Para tumagos siya hanggang doon sa kabila. So, yan ang pinaka-guide natin. Ayan, nililis ko na. Tapos gagawa tayo ng accent. So rubber pa rin, mapapansin po ninyo. Ayan, pinahilip natin yung rubber sa tela. Ayan, ganyan. So ito ay sarili ko pong idea mga guys. Ano po, hindi po tayo papansin nyo, wala tayong sinusundan dyan ang sample.
So gugupitin natin siya para malinis yung gilid ng rubber. So yung mga tira na tela magagamit. So kamukha niyan, kumamit tayo ng neon na tela, yung kulay orange na yan. So ibibisting natin ulit yung rubber dito na may tela din. Ibibisting natin siya. Tapos, kabila ulit. Tayo ulit. Ganyan. So, lilinisin lang po natin mga guys. Para mas maganda. O yan, baliktad. Mabaliktad rin natin siya. Para makita natin yung ganda ng design natin. Ayan. Ayan. Pagpipin natin siya. So, ayan na mga guys. Ilalagay na natin dito sa box strap. Para magkaroon ng twist. So, nakaready na yung mga strap na gagamitin ko dyan. So, ilalagay natin to. So, number one, ito yung gagawin natin. Ilalagay natin yung dinisign natin kanina na accent. Ayan. Tapos, insert natin itong strap kasi dyan tayo maglalagay mamaya ng D-ring at saka ladder lock. Tapos, ilock natin siya. Ganyan. So, mapapansin nyo, lumitaw na yung kulay orange niya. So, yun ang ano nun, ang purpose nung tela na ginawa natin kanina na binaliktad. So, yan na siya, mga guys. So, maglalagay tayo dito ng level. Ito yung brand name nung bag namin, DMC. I-attach natin dyan sa box strap. Kaya dyan ko siya nilalagay kasi pag naka-box strap siya o naka-lagay sa shoulder natin, nakikita siya. Pag harap ka, nakikita mo yan yung logo ng bag namin. So, dyan sa box strap. Dandahan lang po tayo mga guys, no? Hindi natin lang ang bilisan nito para tuloy yung pagkatrabaho. So all in all, pag ginawa yung bag na to is umabot to ng 4 hours mula layout, cut ng tela, prepared ng accessories. So yan, ganyan katagal siya gawin. So imagine nyo naman po, ang halaga ng bag na ito is 3,500. So maliit lang ito pero napaka mahalaga na yung bag na to kasi yung mga materials na ginamit natin dyan is mahal. So ayan mga guys, na naikabit na natin yung level, tapos and then yung D-ring. So ikanabit na natin yung D-ring dyan. So ilock natin ulit. Tapos dito po sa kabila, so kailangan mag-balance po siya. Kailangan magkatapat yung stitching sinulid. So lagay ulit tayo ng bearing pang isa para pantay. So i-backing natin ulit para matibay, so hindi siya matatastas. So ayan, ganyan mga guys. Ayan, ikabit na natin yung mga D-ring. So yun yung mga design niya mga guys. So gugupitin natin ito para makita natin yung shape ng box strap. Ayan. So ganito po. Malinis na yung isa. So ito naman. So ang gagawin pa natin dyan is lalagyan pa natin ng bias yan, yung gilid. Para po yung pinagupitan natin hindi na siya makita. So hindi niyo na ito makikita paano ko siya babayasan dun sa isang makina. So ganyan lang po mga guys, na complete na natin siya. So maglalagay tayo ng bias dyan.
So ito na to, nabayasan na natin to mga guys. Maglalagay tayo ngayon ng ladder lock. Yan. So i-twist natin to ang ilan sa likod. Tapos tie-in natin ulit. So may overlap lang tayo na 2 inches na sobra dun sa dulo. Para pag ibalik tayo siya, may kakapitan ulit. Importante po mga guys na bawat parts na ginagawa natin is nililinis kaagad para makita natin yung ganda, yung pulidong trabaho. So ayan na mga guys, maglalagay tayo ng crop sticks dyan para mas lalong matibay kasi magpwersa yung backstrap natin so hindi siya malalaslas. Ayan po. Ayan. So tapos tayo mga guys. Okay, linisin lang natin po ito. Tapos yung mga matitirang sinuli dyan, susunugin natin yung mga naka-usli para masagad siya. So as in malinis na talaga yung backstrap natin. So ayan na po, nakabit na natin yung ladder lock. Yung ladder lock natin dyan is 1.5. So ito, maglalagay na tayo ng side release o pinaka-belt niya o chest strap nung backstrap natin. So same pa rin, twist natin yan. So tali natin ito sa dulo, bukit ulit para malinis. Saka natin baliktarin. So nakatago na yung pinagdugtungan ng strap, so nasa ilalim na. Saka natin ilalak ulit dito sa portion na to. So wala nang makikita dyan na buo ng strap. So nakatago na siya lahat. So lahat po dyan mga guys is tinago natin yung mga hindi na nice dapat na makita. So yan, as in malinis na po talaga yan. So ngayon ay yung kabila naman lalagyan natin ng strap din para kumunik doon sa kabila din strap. So ang tawag niya is piece strap yan. So or belt. Ganyan. Matit ulit para malinis. Tapos kabit natin dito sa side release. Fold natin yung dulo para malinis siya. Papansin niyo po guys, lahat ng ginagawa natin is puro naka-back stitch yung makina dahil nilalak natin yung mga tahi para hindi siya mataskas. So maglagay tayo ng hanger holder. So yun mga guys, para kung sakali pwede mong isabit yung bag o mayroon po siya naman holder dyan sa area na yan. So ayan na po, natapos na yung backstrap natin, ganyan siya kaganda. So meron siyang design. Ang ito naman, ito yung pinaka-wings ng bag. So karuntunto ng backstrap, yun yung nakalagay doon sa lower part ng bag, sa back. So kaya nilagyan natin ng rubber yung dulo ng strap para yung strap hindi nakadiriktang nakatahi doon sa body ng bag. Para pwersado man yung pwersahin man natin yung strap, so hindi siya mapuputol ng basta-basta mga guys, unless na lang kung gupitin mo. So ayan po. Yan. So tapos na po tayo dito sa backstrap mga guys. So ganun lang po kabilis ang paggawa ng backstrap na matibay, maganda at napaka-unique. So hindi ko na ipapakita yan paano ipakabit yan mamaya sa bag. Sa next video na lang natin ipapakita yan kung paano siya ikabit. So makikita nyo yung ladder lock natin. Ayan, nasa naka-abang lagi.
So ito po mga guys, yung finished product. So ayan na po. So nabuo na natin yung bag. So hindi ko na po pinakita sa inyo, ganyan siya. So mapapansin nyo yung emboss nung tela, parehas sila lahat hanggang baba. So sukat na sukat. 3 inches ng 3 inches po yung distance dyan mula sa zipper, yan sa pocket. So ganyan po, yan yung handle niya, may twist din na orange. So yan po yung backstrap mga guys na ginawa natin kanina. Diba, napakaganda. So nakakabit na rin yung level natin, JMC. So ayan yung top handle niya. So yung corner ng bag is rubber. Ayan po. Mayroon siyang post lock na dalawa sa side, sa may handle area. So ayan yung side base. Ayan. Ayan po. So napakaganda po ng bag guys na ginawa natin. So ayan po. Ganyan siya. Yung slider natin dyan is may mga lock yan. So yan yung pinaka bottom ng bag mga guys. So mapapansin nyo, lahat ng corner ng bag is may rubber. So ibig sabihin, safe na safe yung ilalaman dyan. Lalo na is ang ilalagay dyan is Pioneer na Digi controller. So napaka safe po. So maraming salamat guys. Hanggang dyan na lang po. See you next video sa part 2 ng bag na yan. So ayun guys, napansin nyo, yun ay yung final na design natin ng backstrap na dinisign natin. So yun po, marami pa tayong gagawin ng mga design, hindi lang yung backstrap. So marami tayong design na gagawin kasi may naka-schedule sa akin this week na iba't ibang klaseng bag. So makikita ninyo yung susunod kong gagawin regarding naman doon sa bag na para sa ano, sa acoustic. So abangan ninyo mga guys, gagawin ko yun. So ipapakita ako sa step by step yung design na yun, part by part na gagawin natin ulit. So maglalagay ako ng part 1, part 2, part 3 hanggang part 4, part 5 para makita ninyo yung kabuuan paggawa ng bag. So abangan nyo lang mga guys, itong week na to gagawin ko yung design na yun. So thank you ng marami sa lahat ng mga sumubaybay. Sana po huwag nyong kalimutan na i-subscribe, i-like, i-share, supportahan nyo po yung aking maliit na channel. So kahit man boring panoorin dahil hindi tayo na-entertain dito sa mga ginagawa namin dahil ito ay tutorial or production din talaga namin ito. So part ito ng promotion ng mga produkto namin na ginagawa. So pwede nyo bisitahin yung aming Facebook page, JMC Bag Expert, sa Judel Carel, sa JMC TV, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. So makikita nyo po yung aming mga bags ng musical instruments. So maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!